Praise the Lord. Sabi po ni William Cowper, man may dismiss compassion from his heart, but God never will. Ang tao po, pwedeng maubos ang kanyang pasensya sa atin. Di ho ba? Sino po dito, ubos na yung pasensya? Ha? Ubos na pasensya ko. Namumuro ka na. Yung mga ganon, di ho ba? Minsan mayroon ng mga tinatawag na pagbabanta. Ano po? Isa pa, eh, talagang may kalalagyan ka, etc. So, ganon ang tao eh. Dahil limited ang kaya nating ibigay sa ating kapwa. Pero ang Diyos, hindi po nauubusan ng pasensya. God is so patient. Ayaw nga niya na isa man sa atin ay mapahamak. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag. Ang Diyos ay patuloy na ine-empower ang church for the church to speak and proclaim the word of God. Sapagkat there will be no salvation apart from the word of God. Wala pong kaligtasan, wala pong tinatawag na salvation o buhay na walang hanggan na siyang pinakamimithi ng tao, hiwalay po sa tinatawag na salita ng ating Panginoon. Praise God. Tatlong bagay ang nakita ko po dito sa binasa natin sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Una po, number 1, because of His compassion, we have received salvation. Ano po? Simple, ano po? Pero alam natin na ang kaligtasan ay kailangan natin. Everyone needs to be saved. Lahat tayo kailangang maligtas. At lahat ng tao nagsusumikap, ginagawa ang lahat. Doing their best effort to be saved. Iba't iba nga lang ang paraan, ano po, na ginagawa. Dahil yun ang akala nilang magiging dahilan o magiging way for them to be saved. Pero sinabi po ng ating Panginoon at inilahad niya sa kanyang salita kung papaano maliligtas ang tao. Ang sabi po dito ng verses 8 and 9 sa binasa natin, for it is by grace or God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ that you have been saved. Ano po? Actually delivered from judgment and given eternal life. Yun po yung salvation na binabanggit sa Ephesians through faith. And this salvation is not of yourselves. Eh di hindi pwede, nasa sariling sikap. Ano po? Na ginagawa mo para ikaw ay maligtas. Not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God. Not as a result of your works. Hindi rin dahil sa iyong mga mabubuting ginagawa, nor your attempts to keep the law o para sundin ang kautusan so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. Ang ibig sabihin po nito, mga magulang, mga kapatid, maliligtas lang ang tao dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Na kapag ikaw ay tumugon doon sa biyaya ng Diyos na nag-aanyaya sa atin, na lumapit ka sa Kanya. Whatever your situation is, ano man ang nakaraan mo, ano man ang nakalipas mo, ano man ang kalagayan mo, estado mo sa buhay, God is not so much concerned about who you are. Ang mahalaga, ang paglapit mo, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, just come to Jesus with everything that you have in this life, with your every sin, with your every pain, and God will accept you and God will save you. Hallelujah! Just come to God in faith. So ang tugon po natin dun sa biyaya ng Diyos, ikaw ay mananampalataya. Mananampalataya. The popular notion is that God accepts good people and rejects bad people. Yun po yung popular na kaisipan ng mga tao. Ah, kapag masama ka, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Eh para saan yung sinabi ng Panginoon that He came to seek and to save those who are lost? Kaya siya dumating, kaya siya pumunta dito, ay para hanapin ang mga makasalanan. Hanapin ang mga naliligaw. Hanapin ang mga nawawala. Kasama na ho ang mga nagwawala siguro. Ano po? So, kaya pumunta dito ang Panginoon. To seek the lost. So, ang katotohanan, God has chosen to save sinners. Not based on their goodness, but on His kindness. No, ako po'y bago-bagong Kristiyano, lagi ko po itong naririnig.
lalo na kay Brother Eddie, nang sabi niyang ganun, kung ang tao maliligtas dahil siya ay mabuti, dahil sa ginagawa niyang kabutihan, tumutulong siya sa kapwa, eh lamang ho yung mga mayayaman na marami silang pwedeng i-donate sa mga simbahan. Paano naman yung mahirap? Ano ho? Gustong-gustong tumulong, gumawa ng kabutihan, pero hindi magawas dahil kapos sa mga material o marahil pinansyal na bagay. So magmamalaki sila pagdating doon sa langit. Ah, Lord, kaya ako naligtas. Ganun pa nga ho, itataas yung kwelyo. Ano po? Kaya ako naligtas, Lord, dahil mabuti ako. Pero hindi po yun ang paraan ng Panginoon. Kaya ka maliligtas dahil mabuti ang ating Panginoon. At ikaw ay tumutugon sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa kanyang ipinadamang habag at biyaya. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? So, hindi po dahil mabuti kaya ikaw ay maliligtas. Ano ho? At hindi rin porque masama ay maliligtas ang sino mang lalapit sa Panginoon. Sasampalataya sa Kanya. Mananalig sa Kanya. Tatalikod sa kasalanan. Kikilalanin si Jesus bilang Savior, bilang Lord, Master ng kanyang buhay. Siya po ay maliligtas at makakadama ng tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. What God has done for believers in Christ is going to bring Him glory. Alam niyo po, upang sa ganon, hindi tayo magmalaki, ang sabi ng Bible, kundi upang ang Diyos ay lalong maparangalan. Ano po, ginagawa ng Panginoon, ipinapahayag niya at ipinapadama niya ang kanyang habag sa lahat ng tao, upang sa ganon, ang kanyang pangalan ay maparangalan because God deserves the glory. Ang Diyos lamang ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at papuri. Kaya maliligtas ka lang para sa karangalan ng Panginoon. Kapag ikaw ay tumugon sa biyaya ng Diyos at ikaw ay nanampalataya, sabi po dyan, how God gets all the glory. One ang sabi po ng binasa natin kanina at naandyan din po sa ating slide. First, it is by grace you have been saved. So galing sa Diyos, wala kang bahagi doon. Are you there? Amen? Wala kang bahagi doon. Kaya ka naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya niya yun. At ang sabi dito, second, we are saved through faith. Dahil nanampalataya ka sa ating Panginoon. At ang pananampalataya din po, kasama ho dyan yung pagkasi ng Panginoon. Biyaya pa rin niya. Ano po? Nung nalaman mo na ikaw pala'y makasalanan at ang iyong pupuntahan ay ang walang hanggang kapahamakan, at nalaman mo na ang Diyos ay mabuti, siya ay tapat, nalaman mo that apart from God, you are nothing and you can do nothing and you will be doomed to hell, then you approach the throne of God. Lumapit ka sa Panginoon. Isinantabi mo muna anumang reliyon, because religion cannot save. Hindi po makapagliligtas ang reliyon. Ang daming tao po doon sila doon sila pumupunta sa iba't ibang reliyon. Yung iba nagkakagulo, ano po, para lang mapabilang, mapasama sa isang reliyon. But sad to say, and I'm sorry to tell you, hindi po sa pamagitan ng reliyon at hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, maliligtas ang tao, kundi dahil sa ating Panginoon, sa biyaya at sa habag ng ating Panginoon. If we are saved by grace, this means that it is not because we are good or deserving, rather it is because God is good and gracious. We are saved through faith. In order to be saved, there is a necessary human response to God's grace. And the response is not trying to be good enough to be saved. The response is simply trusting or having faith in God to save on the basis of His goodness. Alam niyo po, ang ganda nung nabasa ko. Sabi ng isang author, faith is simply casting our unworthy selves on the mercy of a kind and forgiving and gracious God. Ang pananampalataya po pala ay iyong isinusuko, iyong inilalaan, ibinibigay ang iyong buhay na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos na mapagpatawad at napakabuti sa lahat. Yan po pala ang faith. Isusuko ko yung buhay kong hindi kaaya-aya.
Di po ba tayo po, kapag mayroon tayong nakitang hindi kaaya-aya na bagay, lumalayo tayo. We don't even want to see it. We don't even want to experience it. Hindi kaaya-ayang bagay, inilalayo natin yung ating sarili. Di po ba? Pero ang Diyos, ang kanyang paanyaya, lahat kayo na makasalanan, lahat kayo na may problema, lahat kayo na may pagsubok, lumapit kayo sa akin. At ang Diyos ay magpapatawad kapag tayo lalapit at hihingi ng tawad. At ang Diyos ay magliligtas at bibigyan pa niya tayo ng kapahingahan. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Napakaganda pong maalala, maintindihan po natin ito. At ano po ang mangyayari? The result of the process is that no one can boast. At dahil dyan, dahil sa Diyos pala lahat, dahil sa Kanya pala lahat, ay tunay nga po na hindi ka magmamalaki. Pwede bang tignan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, salamat sa habag ng Diyos. Naligtas tayo. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? So without the work of God in our lives, we could not even believe the gospel in order to be saved. Imagine, kung wala po yung galaw, kilos at biyaya ng Panginoon sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya, paniniwala, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa mabuting balita para ikaw ay maligtas. So, napakalinaw dahil sa habag ng Diyos at sa ating pagsampalataya sa Kanya, ikaw at ako ay maliligtas. Amen. Minsan pa pong palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, because of His compassion, we experience transformation. Sa verse 9, balikan po natin ang verse 9. Ang sabi po dito ng binasa natin sa Ephesians chapter 2, not as a result of your works nor your attempts, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. Tuloy po natin sa verse 10. Ano po? Tuloy po natin sa verse 10. Sabi po ng verse 10, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art created in Christ Jesus, reborn from above, is spiritually transformed. Reborn from above, tayo po ay naborn again. Naligtas. At ang sabi dito is spiritually transformed. Mamaya tignan natin yung susunod na phrase. Yun po yung ikatlo. Ano po? So the second thing is, because of His compassion, we experience transformation. We can be changed. Pwede po tayong mabago. Pwede po tayong magbago.